Buenos días, señoritas y señoritos. Tila'y inamin na nga isang magaling na undersecretary ng Department of Agriculture or DA who is headed by President Bongbong Marcos and concurrent secretary of the Department of Agriculture na wala talaga silang plano o walang pinag-uusapan plano kay President Duterte o kaya yung mga economic managers o kaya yung mga agricultural officials, wala sila sa usapan o wala sa programa nila na ibaba sa 20 pesos ang per kilo price ng bigas. So ayan na po. That is the reality. Pambubudol is real. Budol-budol times two is real. Wala na. Huwag na kayo umasa. Lalo na kayo yung mga bumoto kay President Marcos at kay VP Sara na umaasa pa bababa ng 20 pesos. Nga na lang kayo. Maghirap na lang kayo. Problema lang, kasama na kami roon. Buti pa yung mga karamihan sa inyo sa 31 million. Nabubuhay sa SD card lang. So at least sila nagiging tao lang tuwing eleksyon. Nung 20 nagpakita, nagparandam ng existence nila nung eleksyon ni former President Duterte at ngayon kay President Marcos. So sila okay pa, pero tayo mga tunay na tao, tayo mga tunay na bumoboto, pero hindi sa kanila kundi sa mga matitinong candidates. Paano na tayo? So, ang masama pa po, sa hearing ng Committee on Appropriations ng Congress, patawa-tawa pa yung isang official din na paborito ni Marcos. Incidentally po, siya rin po ang undersecretary ng involved sa 100 billion sugar smuggling issue. Na at ganun rin, binastos rin niya yung Senado na dalawang beses siya hindi umapir at gumawa ng kung ano-anong excuses. Pangatlong summons lang siya pinagbigyan ang Senado. So, and I'm talking about si Undersecretary Leocadio Sebastian na kung kailan po during a hearing of the Committee on Appropriations dito sa, dapat nga si Marcos umapir dito eh. Sana inalis na niya yung kwan, yung presidente siya, he doesn't have to appear, pero as DA secretary sana inalis na lang niya yung mga parliamentary practice na hindi siya pwede umapir. Sana siya talaga ang dumepensa sa budget ng Department of Agriculture. So, during the hearing, tinanong siya ng diretso dahil as of now, alam na natin lahat, lalo na yung bumoto sa kanya, na isa ito sa mga campaign promise niya. Kaya tinanong siya ng kaibigan ko na taga Basilan na si former ARM governor and congressman Mujib Hataman na kung kasama daw yung 20 pesos per kilo part of our plan or roadmap. Kumbaga, kasama ba ito sa mga plano for the year 2024? Because now, they are now debating on the 2024 budget. If not, by 2028, sabi niya, ano daw ang projection na maibaba na yung presyo to 20 pesos? Sabi niya, importante, basta kasama siya sa plano ng DA. So, sa tanong na ito, hindi sumagot si, parang mayabang rin ito si Sebastian eh. Kasi yung feeling niya, naka-back up sa kanya si Marcos. Walang diretso siya sinagot. At hindi niya sinagot ito. So, sabi ni kaya nag-follow up question si Congressman Hataman.
Sabi niya, so, walang sagot doon, Mr. Chair. So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028. So, dito, sumagot na sa kanya si Sebastian, and I quote, na maikli lang yung sagot niya. Parang, kwan pa nga eh, parang ayaw pa sagutin. Sabi niya, price reduction that is included but not the 20, Mr. Chair. So, sabi niya, pinag-usapan namin, ibaba yung presyo kasi di ba ngayon, tumataas na naman yung presyo ng bigas, tumataas na naman all over the country. So, sabi niya, pinag-usapan namin yung price reduction. Kasama yan sa road plan namin, sa road map namin sa Department of Agriculture. Pero, hindi kasama yung 20 pesos. Yun. That is the reality. That is the state of the nation. And yet, sa mga past statements ni Marcos, sinasabi niya, abot tanaw na daw yung 20 pesos, baka mangyari daw ito by the middle of the year. E middle of the year na tayo. Lumampas na tayo sa middle of the year period, pero wala pa rin. So now, guys, this is the reality. Now you know. Please share this vlog para next time when we go out to vote in the next presidential election or even the senatorial election, please, bumoto naman tayo yung mga galing sa sektor natin, yung mahirap na sektor, ordinaryong tao na sektor, at yung may malasakit sa atin, may problema talaga, may alam sa problema natin, at may empathy sila, may kwan sila, may malasakit sila because they come from our sector. Parati na lang, puro anak ng presidente, puro anak ng senator, puro anak ng mga bilyonaryong binoboto natin. We should wake up the Filipino people with the reality na binubudol-budol lang talaga tayo ng mga mayaman from the time na naging republika tayo. Kasi tayo naman eh, yung mga elitista, yung mga kilala, yung mga popular, mga artista na nakaalyado rin sa mga magnanakaw, sa mga mayaman, yun ang binoboto natin. We should change that mindset. They don't have the heart for us. So, i-continue natin ito. Pero sabi ni Hataman, hindi ba ito ang target ni President Marcos na paulit-ulit niya na sinasabi na ibababa niya talaga ito both before the election and after the election sa mga speeches niya, including sa SONA niya. So sabi ni Sebastian, goal lang po namin yan when it comes to reducing the cost. As the President has also said, that is our aspiration, Mr. President. O, diba? Ganun pa rin, pagsisinungaling pa rin yun. Aspiration. Sana, ganun ang sinabi nyo nung election. Aspiration pala ito. Pero ang sinabi nyo, ibababa nyo eh. At inulit-ulit nyo pa after you won. Inulit-ulit nyo pa, magiging 20 peso ang presyo ng bigas. Eh ngayon sinasabi nyo, aspirasyon. Ibig sabihin, tina-target nyo yun. So pwede umabot kayo sa target na yun o hindi kayo umabot sa target na yun. Eh paano mangyari sa taong bayan? Nga. So ngayon nakikita natin yung wala ng chance. Not now, not next year, not 2028. Itong 20 pesos. Kumbaga, kasama na ito doon sa 1 million kapalit sa boto kay Marcos or 1 million Taliano gold kapalit sa boto kay Marcos. So, ito nga. Ito na maganda. Nung medyo nagalit na yung nagalit na yung mga congressmen at tinanong sa kanya, kaya ba natin habulin yung presyo na yan? Tumawa pa si Sebastian at sinabi, I cannot answer that, Mr. Chair. So hindi daw niya masagot ito. Pagkatapos nag-follow up naman si Tony Pet Albano at sabi niya, kaya ba daw ma-achieve yung rice sufficiency for the country?
para bumaba yung presyo. Sabi ni Sebastian, Mr. Chair, to be honest, we never discuss about those things you are asking, Mr. Chair, with the President. O yun, yun na, ni wala lang man silang pinag-usapan ng ganito ni Presidente. Wala lang man utos sa kanya ng ganito ni ni Presidente. Ibig sabihin, all this time, wala talaga silang plano na ibaba yung presyo ng ganito at niloloko lang talaga nila tayo. So, at during the interpellation, sinabi ni Sebastian na baka pwede na ibaba sa 45 to 46 dahil daw sa mga imported rice. Yun, imported rice na naman. So, kaya na dumagdag si Representative Edsel Lagman, yung president ng Liberal Party. Sabi niya, that's still far from the campaign promise of 20 pesos. And this campaign promise must have helped the president win the presidency. But spiraling prices of price may stagger his incumbency. So, parang sinabi ni Lagman, okay, nanalo man si presidente dahil sa panggugoyo, sa pagbudol-budol sa taong bayan, pero I don't think magiging stable or tutuloy-tuloy ang suporta ng tao kay President Marcos sa ginawa niyo panloloko nito sa taong bayan dito sa 20 pesos na ito. So yun guys, that is clear. Huwag na tayo umasa pa. Alisin na natin any hope na bababa in 20 pesos. Wala na. Naloko na lang talaga tayo. Pareho sa 1 million vote per 1 million promise per vote o kaya talya or kaya 1 million in Italiano gold. So that is the reality, that is the state of the nation. Please share this vlog to all friends and relatives so they will know at hindi na sila magpapaloko sa next election or future elections. So that is the sad news of the day. Wala na, erase na sa mga hopes nyo. Either binoto nyo si Marcos o hindi, wala na, erase na yung 20 pesos. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.